Let's open our Bibles to Psalm chapter 23. Yung iba sabi, sayang na sinabi ko na. Amen. Psalm 23. Nandiyan na po ba tayo? Parang tahimik po ata yung bawat isa ngayon. Amen. Ready na po? Amen. Gising na. Amen. Alam niyo na, sa church na po kayo. Amen. Amen. Psalm 23, basahin po natin. Sabi po dito, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Wow. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Sino po dito, you are in need of strength this morning. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat at ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Lastly, verse 6, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapa sa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailan paman. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. And I want to entitle this message po ngayong umaga, Under the Shepherd's Care. Type that in the chat, Under the Shepherd's Care. Let's all bow our heads. Tayo po'y manalangin. Thank you, God. Lord, salamat. Napakabuti niyo. Thank you for waking us up, Lord God, ngayong umaga with renewed strength, with joy in our hearts, and expectancy, God, that you will do something great today, Lord God. And as we ponder, as we meditate upon your word, binubuksan po namin yung aming mga puso, isipan, ang aming mga tenga, Panginoon. And we don't want to miss lahat po ng ibubuhos nyo, ibababa nyo ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong lingkod. We want to receive your word in full, and we want to honor you, Holy Spirit, dahil kayo po yung tutulong sa amin na ma-enlighten po kami sa bawat verses, bawat pag-uusapan po namin ngayong umaga. Salamat po, Lord God, for your word, your now word, na magbibigay ng buhay, direksyon, kalakasan, at comfort sa amin ngayong umaga. We give you honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan na po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Amen. San po kaya ang date mamaya after this? Ayan. Sino po dito, nangako yung asawa nyo, may date mamaya? No? Ilalabas niya kayo sa labas ng gate. Amen. Magandang umaga po once again. And it's good to see all of you. Wow. From here, I'm glad to see Brother Yoy. Wow. I miss you so much, Brother Yoy. At si Sister Sol. Amen. Hallelujah. At ang sarap pong makita, no, magkasama-sama tayo. At we honor you po, no, Brother Yoy. And we appreciate lahat po ng mga panalangin. No? At lahat po ng nananalangin dito sa church. ito pong The Rock City Church ay narito at thriving by the grace of God dahil po sa mga panalangin po ng bawat isa sa atin. Amen. Let's go to the Word of God po ngayong umaga. No? Sino po dito memorize yung Psalm 23? Amen. May mga iba po sa atin memorize ito kahit ano, Kapampangan niya yan, Tagalog, English, no? Yung Psalm 23 po ay napaka sikat na psalm po sa buong aklat po, no?
ng mga awit. At hindi ko po alam kung napapansin nyo, but for some, sa mga funeral sermon po, ito yung lagi nilang binabasa. No? And mamaya po maintindihan natin bakit ito yung lagi nilang binabasa. No? Yung author po nito ay walang iba kundi si David, na originally po, David was a shepherd boy. And later on, siya po ay na-anoint bilang hari, no? As a future king ng bansang Israel. So si David po, hindi lang po siya hari, not just a king of Israel, but he is a great warrior and a great poet, no? So imagine that, pumapatay siya ng tao dahil warrior po siya, a great poet, manunulat, and still, no? Alam po natin, for some of you, you know that David was called a man after God's own heart. So David wrote a lot about dun po sa 150 na psalm. Most of it was written by King David. At marami po sa atin, akala po ng iba ay ang psalm po, 23, ay sinulat ni David. The psalm, many of you are thinking po, no? Na sinulat ni David ito nang siya ay isang shepherd boy dahil patungkol po ito sa "The Lord is my shepherd." No? But yung totoo po nito, ito pong Psalm 23 ay nasulat ni David hindi nung siya ay shepherd boy, but during his twilight years, nung katandaan niya na po as a king, doon niya po ito naisulat. And the main context behind this ay meron pong kiskisan na nangyayari kay David and sa kanyang anak na si Absalom. And during this time po, si Absalom ay nagre-rebelde sa kanyang tatay. Absalom wants to overthrow his dad as the king. Gusto niyang palitan. So para pong nag-set up siya ng kudeta at nag-aaklas siya para pumapatalsik ang kanyang ama. And ito pong time na to na sinusulat po ito ni King David, it's a season na filled with anxiety, a season filled with despair, with alam mo yon, a dark season sa buhay po ni David. And imagine, naranasan niya na po na habulin siya ni King Saul, pero wala na po sigurong masasakit pa na siya po ay hinahabol ngayon ng kanyang sariling anak na si Absalom. Nandiyan pa po ba tayo? That's why from that perspective, we now understand bakit po nasabi ni King David dun sa verse 4 that even though I walk through the valley of the shadow of death, coming from that situation na hinahabol po siya ni Absalom. Naintindihan po natin. And lastly, we see that David was eminently qualified to write this psalm dahil nga po on the early part po ng buhay niya ay he was a shepherd during the first part po ng kanyang buhay. So he saw that the shepherd imagery as being the appropriate symbol of the relationship of the believer pati din po sa Panginoon. No, as he looks back, wala na po siyang nakitang mas fit po na imagery na yung relasyon ng isang mananampalataya at ng kanyang Diyos ay maganda pong ipakita ito sa relationship din po ni David at ng Panginoon bilang kanyang pastol. Andiyan pa po ba tayo? And ang ganda po na sinimula ni David yung Psalm 23 by declaring who God is in light of the situation na pinagdadaanan niya. So ngayon po, naiintindihan na natin lahat, na-share na po yung context sa atin. So, but he started it with writing, na sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sinimulan niya po ito, diniclare niya. Hindi niya minagnify yung problema niya. He did not magnify the situation, the problem, the pain na pinagdadaanan niya, but he magnified who God is sa buhay niya.
na sinabi niya, "The Lord is my shepherd." At ngayon pong umaga, church, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, saan man po kayo sa journey nyo ngayon sa Panginoon, ano man po yung kinakaharap nyo sa buhay, sa pamilya, sa ministry, ano man pong kapagsubukan, pait, sakit, I want you to look at your situation now with the lens po sa lenteng ito that God is a good shepherd. Palakpakan po natin yung Panginoon. Believe me, pagsuot nyo po yung lens na to at tatayuan mo, believing in your heart that God is a good shepherd, mag-iiba kung paano mo titingnan yung nangyayari sa buhay mo. Tama po ba? And ngayon pong umaga, sa buong chapter po ng Psalm 23, nais ko pong mag-focus ngayong umaga doon po sa verse 2 na sabi po doon sa NIV, no? Sabi dito, "He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters." Sa Tagalog po, sabi dyan, "Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay." I love how David wrote this psalm na after po declaring who God is sa buhay niya, sa verse 2 agad, he started it with rest. Pamamahinga. Kasi kung ako po yung magsusulat ng psalm na to, siguro lalagay ko po yung rest part, resting part doon sa dulo. Ang ganda na pag isusulat mo yon, siguro kamukha nyo rin ako, mas maganda pag sinulat mo to after all ng nangyari sa pinakadulo, masarap isulat yung rest na part. Tama po ba? Pero po, kay David, he started it in verse 2 with rest. Naniniwala po ako, church, this morning, God has a word for you and for me because He sees, He knows, He understands what you're going through right now. Alam niya. And He knew that you and I needed rest. Alam po ng Panginoon. Nakikita niya, naiintindihan niya na kailangan mo ng kapahingahan. Amen po ba? Lahat po siguro tayo, we cannot go on sa journey na ito. Excuse. We cannot go on sa ministry. We cannot go on sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Or in general, we cannot simply go on sa buhay po natin na exhausted tayo, pagod na pagod, hapong hapo. Alam ko po, alam niyo yung feeling na pagod at na, alam mo yun, parang iniisip mo, you can't go another day, parang anytime gusto mo nang sumuko, you just want to throw that white towel at ayoko na, gusto mo nang bitawan lahat. Tama po ba? Kaya nga po, this morning, gusto ng Panginoon makasumpong po tayo ng kapahingahan. God wants you and me to find rest in Him this morning because I know you will agree that pagpagod po tayo, no, we make our worst decisions when we are tired. Sa panahon po, pag tayo'y sobrang pagod, doon ka nakakagawa ng mga maling decisions sa buhay mo. Pagpagod ka, wala na, hindi mo na napapag-isipan, decision sa personal, decision sa pamilya, decision sa ministry, sa business mo, pagpagod na pagod ka, doon ka nakakagawa ng mga worst na decision sa buhay mo. Pagpagod na pagod ka, madalas at idle time, doon mo nakikita yung sarili mo na nagkakasala at nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kaya po ganun ka importante yung rest. Kaya sabi po ni Jesus sa Matthew 11:28,
Sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens." Lahat ng napapagal, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ano sabi niya sa verse na yan? At bibigyan ko kayo ng panibagong assignment. Yung ba sabi ni Lord? Lahat ng pagod, lumapit kayo, bibigyan ko na naman kayo ng panibagong gagawin nyo. Yun ba yung sabi ni Jesus? Hindi, sabi niya, lahat kayo ng napapagal, pagod at nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. I will give you rest, says the Lord. Not another job, another work to do, another assignment. No. He wants to give you rest. Again, balik po tayo sa text natin. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Alam niyo po ba, sa lahat po ng hayop, ano po dito yung mga hayop na alaga niyo sa bahay? Sino dito? You have any pets sa bahay niyo? Kabayo? Wow. Meron po dito may alagang kabayo sa likod ng bahay. Aso? Pusa? Ibon? Wow. Kalapa? Ayan, yung iba po dito may mga zoo na sila, talagang kompleto. Baka, kambing. Alam niyo po, sa lahat po ng mga hayop, yung tupa, yung sheep po, ay sila po yung nangangailangan ng sobrang atensyon at sobra pong pag-aaruga. Again, yung mga tupa po, sila po'y nangangailangan ng matinding pag-aalaga at matinding atensyon. Ano pa po? Huwag po kayo mawawala. Maganda po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Hindi lang po yun. Yung alam niyo po ba na yung mga tupa ay, listen, hindi basta-basta humihiga at nagpapahinga. Hindi tulad ng katabi mo, masandal tulog. Oh. Look at your neighbor, baka yung iba natutulog dyan, sikuhin mo naman. Sana all, yung iba ay madaling matulog. Yung iba po ay masandal tulog. Pero po yung mga sheep, yung mga tupa, hirap po silang makatulog, hirap po silang maihiga, humimbing sa kanilang pagtulog hanggat hindi po nila namimit yung apat na kondisyon na ito. Naalala ko po, bago natin pag-usapan yon, yung anak po namin si Amaze, no? 18 months na po siya this month. And ang hirap po niyang patulugin. After ng dinner, kakain siya, papalitan yung damit niya. Kakain siya, liluguan ko po, papalitan yung damit niya. After nun, hindi pa po siya inaantok. Maglalaro pa siya. No? Talagang tinotomba niya lahat ng mga ano niya. Eh ngayon po, marunong na siya maghila-hila. Kaya minsan kahit nakahiga ka, punta ka niya sa kama, kunin niya yung kamay mo. Sabi niya, play. Sabi niya. Tapos maglalaro po siya. Mamaya, pag feeling mo, feeling namin, inaantok na siya, magde-dede na po siya. Pero after ilang minutes po na matagal na siya, kala mo, natutulog na mamaya, bubukas na yung mata niyang ganyan, uupo na naman siya, tatawa na naman siya. Mamaya, iiyak, di mo alam anong gusto, may tinuturo doon, may tinuturo sa baba, no? Gustong uminom. Di ko po maintindihan minsan, ang hirap niya pong patulugin. Dumating na po sa point na ginamit na po namin yung pinagbabawal na technique. Ayan. Mas madali po kasi siya nakakatulog sa sasakyan. So may time po na 1 o'clock in the morning, lumabas pa po kami, nag-drive sa daan, umikot-ikot, para lang po siya makatulog. Kahit mahal yung gas ngayon. Nagkikiusap na nga kami, wag na, mahal ang gas. But still, hirap po siya makatulog. Nandiyan pa po ba tayo? Alam niyo po, ganun din po yung mga tupa. Hindi po sila basta hihiga at mamamahinga hanggat hindi po namimit yung apat na kondisyon or apat na requirements na ito.
Ready na po ba tayo? So first, gusto ko po makita nyo ito. No? Itong apat po na bagay na kailangan ng tupa, naniniwala po ako, these are also the same requirements that you and I needed, no? Para po maka-experience po tayo ng true rest. So first, in order for sheep to find true rest, sheep must be, number one, free from fear. Again, sabi ko nga po, hirap silang makatulog, hirap po silang mamahinga. Unang-una, pag meron pong takot sa kanila, pag sila'y takot, hirap po sila, hindi sila makakatulog, for sure. That's why they must be free from fear. Alam niyo po, yung mga sheep daw po ay matatakotin. Sheep are very timid po, na hayop. And halos lahat na lang daw po ay kinakatakutan nila. Even po yung tinatawag na fear of the unknown. Pastor, bakit po yung mga sheep ay napaka matatakotin? No? Because yung mga sheep po, they are very weak and defenseless. Unlike po ng ibang mga hayop, for example po, yung skunk, if you know yung parang skunk, yung parang squirrel, na yung parang defense mechanism niya ay pag may lalapit sa kanya ay maglalabas siya ng mabahong amoy at doon po lalayo yung kanyang, yung umaatake sa kanya. No? Yung iba naman po ay nag-iiba sila ng anyo at biglang lalabas yung kanilang mga what do you call that? Mga spikes sa katawan nila para po maprotektahan sila. Yung iba po meron, no? Kaya nilang pagtanggol yung kanilang sarili, but yung isang tupa, yung isang sheep, napakahina niya. Actually, yung sheep, they are very dumb, no? Mahina na, very dumb, and defenseless. Hindi nila kayang ipagtanggol po ang kanilang sarili. Tama po ba? Kaya po sila po yung laging target ng mga predator. So imagine yung fear na dala-dala nila pag sila po ay nagta-travel, naglalakad in a flock. So natatakot yung sheep kasi iniisip niya baka along the way bigla na lang merong sumulpot diyan na mga wolf, mga stray dogs or mga bear na pwede pong pumatay sa kanila, sunggaban po sila at pwedeng manlapa sa kanila. Kaya po sila takot na takot. And gusto ko pong tingnan nyo this morning, hindi po ba kayo nagtataka that why the Lord also calls us sheep? Tayo din po, He is our shepherd and the Lord also calls us His sheep. Kasi po, alam nyo po, tayong mga tao, I believe, fear of the unknown is our worst enemy. Hindi lang po yung tupa yung takot sa iba't ibang bagay. Pati ikaw at yung katabi mo, may kinakatakutan yan. Kahit anong tago mo sa mukhang ito, even though on the outside, you look so strong, you look so brave, but I know on the inside, may mga bagay, there are things that frightened you. May mga bagay na takot ka, kinakatakutan ka. Sino po dito nararanasan nyo? Honestly, ito yung rason bakit hirap tayong makatulog sa gabi. There are a lot of thoughts sa utak mo. Ano na kaya mangyayari bukas nito? Paano na yung business namin? Paano ako makakabayad ng utang? Paano ko palalakihin yung mga anak ko? Paano yung pambayad sa tuition fee? Paano na yung sakit ng mister ko? Paano na yung health ko? Paano na ako nito pag wala na yung mga anak ko? Ang daming mga thoughts sa utak mo, even fear of the unknown. Mga bagay na hindi pa nangyayari, iniisip mo na. Nandiyan pa po ba tayo? Kung ito po mga bagay ay nag-o-overwhelm sa atin, ganyan din po yung feeling ng isang tupa na na-o-overwhelm din po sa mga takot sa paligid niya. And I want you to know, church, that fear is a byproduct of what? Of a misplaced focus. Yung takot po ay resulta
ng maling focus. Hello? Yung iba po kasi sa atin sa nakatingin, talagang matatakot ka pag ikaw ay nakatingin sa mga problema, sa babayarin mo, sa bad report from the doctor, sa nangyayari sa paligid mo. Kung nakafocus ka po sa mga bagay na yan, mahirap po talagang mag-go on, magpatuloy sa journey natin sa Panginoon. Kaya tanongin mo yung sarili mo this morning, saan ka nga ba nakafocus? Saan ba nakapako yung iyong paningin? Sa Diyos ba o sa problema? But listen to this church. Kahit po yung sheep ay matatakutin, nawawala po, listen, nawawala yung takot niya pag nakita niya na physically sa mata niya na nandun yung shepherd niya. Hello? Nawawala, kumakalma yung takot niya pag nakita na niya nandun yung shepherd niya. In short, yung presence ng kanyang protector ang nagpapakalma po sa kanila at nagpapawala ng kanilang takot. Same with us, the presence of our shepherd calms us and soothes away our fears. Nakita niyo na po ba yung sarili niyo? Minsan natatakot ka sa mga iba't ibang klase ng bagay. And when you started to pray and you started to worship the Lord, and suddenly you feel the presence of the Lord. Come on, you felt the nearness of God sa buhay mo. And suddenly, wala na yung takot. Wala na yung pangamba. Palakpakan po natin yung Panginoon. 2 Timothy 1 verse 7. Sabi po dyan, for God did not give us a spirit of fear. Hindi daw po galing sa Diyos yan, yung spirit of fear. Yung galing sa Diyos is what? Power, love, and self-discipline. Ang ganda po na sabi ni David in Psalms 4 verse 8, na sabi niya, in peace, I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. Pag may mga time po sa buhay nyo na minsan hirap kayong makatulog at punong-puno po kayo ng mga anxious thoughts, memorize that verse. Alalahanin niyo po yung verse na yan, na ang Diyos po ang siyang pumoprotekta, nag-aalaga sa inyo. At makakatulog ka ng mahimbing, ng may peace, kapayapaan dahil po iniingatan ka ng Panginoon. Wow. Hallelujah. So that's number one. In order for sheep to find true rest, dapat po free from fear siya. Pangalawa po, second, in order for sheep to find true rest, sheep must be, number two, free from friction. Dapat po walang friction para po makapagpahinga, makatulog ang isang tupa. Iba't ibang klase daw po ng hayop ay may iba't ibang klase din po ng na nagsasuffer sila from any tension or rivalry. At sa mga tupa po, meron po sila tinatawag na butting order or yung pag-headbutt nila. No? Kung sa search nyo po sa Google, makikita nyo dalawang tupa nag-uuntugan ng ulo. Butting order or nag-headbutt po sila. At nung inaaral ko po to, simply, ito po'y pinapakita nila yung pagiging dominant nila. Yung mga mas nakatatanda na po ng mga tupa, pinagtitripan nila yung mga maliliit. Ha? In short, binubuli nila. Sasagwan nila, oh, nano, lumabang ka? Parang para sa school lang, yung mga senior. Pag may mga sophomore, alika nga bata. Kuskusan mo ning kay ko. Binubuli nila, pinagtitripan nila to show na sila po'y dominant. Matanda na kami dito. Ganon din po pala yung ginagawa ng mga sheep. So just imagine, ang ayos-ayos na naglalakad, biglang may tatakbo mula sa likod at talagang salbag na lang, nangapin, pinagtitripan nila. So dahil po doon, merong friction sa flock. May away.
And because of that friction, the ship will not lie down. Nawawalan po ng ganang kumain yung ship, irritable. Tama po ba? At hindi po lingid sa bawat isa sa atin, meron din pong friction tayong nararanasan sa paligid natin. Minsan, within your family, may friction. Sino po dito nakatulog ng mahimbing habang nag-aaway sila ng mag-asawa? Sarap ng tulog mo. Pag masarap tulog mo nung nag-aaway kayo, hindi ko po alam anong tawag doon. Dahil most likely, hindi ka makatulog dahil sa sakit ng loob mo, asama ng loob mo. Tama po ba? Lalo na kung pinalayas ka sa kwarto, doon ka sa sala natutulog, di ka talaga makatulog. Sino po nakaranas noon? Huwag na po kayo magtas ng kamay. Tama po ba? Maraming friction po sa paligid natin. Sa family, sa mga anak, kaibigan, lalo na po ngayon. No? Hindi ko po alam ilan sa inyo na wala ng kaibigan dahil sa eleksyon. Yung iba, kulay pink. Yung iba, kulay red. Yung iba, kulay blue. Hello? At dahil po doon yung, ay, napakainit po ng friction sa social media. At buti na lang po talagang eleksyon na bukas. But still, kaya katulad po kanina, na nalangin po tayo para po sa isang mapayapa na eleksyon. Tama po ba? Eleksyon na walang hindi mapupuno ng dayaan. At kahit sino pa pong binoto natin, in the end, kung meron na pong nailuklok, wala tayong ibang gagawin kundi ipanalangin kung sino po ang nailuklok. Makipag-cooperate po tayo. At huwag na pong mag... I pray, no? Sino man po sa mga mainit na ano ngayon, sana po wala nakikigulo din sa atin at alam mo, punong-puno na po ng bangayan sa social media. Marami pong friction. And again, yung friction po na yon, sa loob ng isang flock ay nawawala pag nandyan na po yung presence ng shepherd. Imagine, para itong tatay na nagtatalo yung mga anak niya, at alam niyo po yung staff ng isang shepherd, pag nandun na po siya, nandun yung presence niya, kaya niyang bawalin at sawayin yung mga yon. Kaya po nagkakaroon ng peace sa loob dahil po sa presence po ng good shepherd. Nawawala na po yung bangayan, nawawala yung friction. Parang po tayo, sa isang pamilya man or sa church, minsan pag mali na po yung focus natin, nagkakaroon ng friction kasi minsan yung mata natin nakatingin na sa kapwa natin. Hello? Hello? Minsan, ang dami mo nakikita sa church, lahat na lang ng mali, napapansin mo. Masyadong maliwanag yung mata mo sa mga mali, nagkakaroon ka ng critical spirit. Minsan kasi mali na yung pananaw mo, yung focus mo, tao. Ayaw mo na mag-serve, nasaktan ka, etc., etc. Nakafocus ka sa tao. Buti pong ilagay po natin, yung ituon natin yung mata natin sa Diyos, sa ating good shepherd. Because it is in the presence of the shepherd, come on, that brings peace within the flock. Again, it is in the presence of the shepherd that brings peace within the flock. Yun po yung nagbibigay ng kapayapaan sa buong flock pag nandyan na po ang kanilang shepherd. That's number two. Number three po, in order for sheep to find true rest, sheep must be, number three, free from pests. Para po sila'y makatulog, makapagpahinga ng maayos at mahimbing, kailangan po ay wala pong peste, walang mga kuto, walang mga garapata. Tama po ba? Alam niyo po, yung mga sheep po kasi ay prone po sila sa mga pests. Kuto, garapata, flies, no? Kaya po, ito po yung pinaka-iniingatan ng isang shepherd na pumunta po itong mga to doon sa kanilang mga nostril, sa ilong, sa tenga, dahil po pag nakapasok po yan sa loob at nangitlog po sila sa loob, ito na po yung start
na pag nag-iwan po sila ng mga, what they call this, mga larva na sa loob, mga, imagine that, may mga uod na sa loob ng kanilang ulo. Yun po yung rason, minsan binabangga din nilang ulo nila dahil sa mga nararamdaman nila sa loob. Doon na po sila start ma-infect, magkakasakit, no? At that will lead to weight loss, nalalagas na po yung kanilang mga wool. Kaya po pinapakaingatan po ito ng shepherd at bumibili sila ng mga mamahaling mga chemicals and oil para lang po maprotektahan ang mga sheep, no? Alam niyo, sa buhay din po natin, may mga pest din po tayo na kailangang ingatan. May mga bagay sa buhay natin na pumepeste sa atin na kailangan aware po tayo dito. And I think isa po sa mga to ay mga kasalanan. Kung paano po yung garapata, may time po sa aso lang po namin, no? Meron nung si Choco po dati nagka-dengue dahil lang po pala sa dami ng garapatang sinisip-sip na yung dugo niya at mga yayat ni. And that led to dengue. No, ganun po pala kaselan. So imagine that, maliliit lang po na garapatang pinabayaan mo, pwede kang patayin. Sa atin din po, same. May mga maliliit po na mga kasalanan na minsan di mo pinapansin. Maliliit na kasalanan or maybe mga habitual sin, pet sin, favorite sin na lagi mong ginagawa. Nakala mo, maliit lang to, di naman nakakapansin, wala naman tinatamaan, ako lang naman to. Mali. Yun po dapat nating bantayan. At naintindihan po ni David ito nung sinabi niya sa Psalms 139 verse 23, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." When was the last time na nalalangin ka at pinasearch mo yung buong buhay at puso mo sa Panginoon at sinabi mo, "Panginoon, narito po ako. Inahumble ko po yung sarili ko sa iyo. Binubuksan ko yung puso ko, Lord. Test me. Kung ano po yung nakikita mo dito sa puso ko, Panginoon, na kailangan kong ihingi ng tawad, i-deal niyo po ito sa akin, Panginoon." Nandiyan pa po ba tayo? May attitude po ba tayo na kailangan ng alisin, palitan, baguhin? Are there any addictions that we need to stop? Because kung di natin ito mahinto ay it will destroy us. Hidden sin na tayo lang po'y nakakaalam. Now is the time na pa-expose natin ito sa Panginoon para po tayo ay makapahinga sa presensya niya. Dahil po yung tao na may mga sins na hindi pa po nahingi ng tawad ay walang kapayapaan sa puso. Walang kapayapaan sa buhay. That's number three. And number four, dito po tayo matatapos. In order for sheep to find true rest, sheep must be free from hunger. Kanina lang pong araw na experience namin to. Dahil po si Amaze ay tuloy-tuloy siya nakatulog kagabi, hindi siya nakapag-dinner. At yun na po, nagising na madaling araw, iyak ng iyak. Hanggat di ko siya napakain, ay hindi siya kakalma. So sabi ko, pipreach ko palang mamaya to, sabi ko talagang pina-experience na ni Lord. Wala akong sheep pero may anak ako. Tapos talagang literal po, kumalma siya nung kumain na siya. Ganon din po yung mga tupa. Hindi po sila hihiga ng mahimbing matutulog pag hindi po puno yung kanilang tiyan. No wonder, yung katabi mo, gumigising yan ng 12 o'clock, 1 a.m., tatayo yan, magmi-midnight snack. Magluluto ng pansit canton ng alas 12. Maglalaga ng itlog. Yung iba lalabas, magda-drive-thru pa sa McDo para lang kumain. Tama po ba? Nandiyan pa po ba tayo? Church, kaya nga po, ang role ng shepherd is to make sure that the sheep are full and satisfied. Listen, come on. Ito po yung role ng isang shepherd. He needs to make sure na yung kanyang mga alaga, kanyang mga tupa ay punong-puno at satisfied siya. Dapat kilalang kilala niya. Alam niya pag sila'y busog na. Alam niya pag sila'y gutom na.
Kailangan niyang i-make sure that every single one of their needs are met so they can experience true rest. Hindi ko po alam ano po yung mga pangangailangan natin right now. Pera man yan, emotional healing, spiritual healing. But you have a good shepherd that he is making sure sa buhay natin that everything's gonna be all right. Trust me, you have a good shepherd. We have a good shepherd. And he will make sure na tayo po ay satisfied. Ano man pong pangangailangan yan, may pangako yung Panginoon in Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Palakpakan po natin yung Panginoon. He will meet all of your needs. Not some of your needs. Lahat. Imi-meet niya po lahat ng pangangailangan mo. Hindi according sa bank account mo, according sa ipon mo, according sa kayamanan mo, no. Pero according sa kayamanan niya in Christ Jesus. Church, I don't know what will happen tomorrow, next week, or next month. But today, alam ko, isa po yung alam ko right now. What I do know about today is that we have a good shepherd na mag-aalaga sa atin, who will make sure na tayong kanyang mga tupa ay okay, puno, satisfied. And you need to know, you are not an orphan. Hindi ka ulila. Maybe yung iba po sa atin dito, wala nang asawa, wala ka ng tatay, wala kang nanay, both wala kang magulang. Hindi ko po alam. And maybe there are times that you feel tempted na isipin, ako na lang mag-isa, wala akong malalapitan. Isa pong kasinungalingan niya ng kaaway. Kasi po gusto kong sabihin, hindi kayo nag-iisa, meron kang tatay sa langit. Come on. Nakikita niya, naririnig niya, naiintindihan niya. Come on. You have a perfect father, a good shepherd who understands, who sees, who knows what you're going through. He knows the pain. He knows those burden na dala-dala mo. Alam niya. Hindi ka ulila. You are not an orphan. You are loved. You are not forgotten. You are valuable sa harapan ng Panginoon. And iwan ka na nila lahat. Tapat siya sa pangako niya na anong sinimulan niya sa'yo, tatapusin niya. Thank you, Jesus. And as we end, I want to ask this question. Will you trust Him? Kaya mo bang ipagkatiwala yung buhay mo sa Kanya? Na alam niya yung ginagawa niya? Will you allow the Good Shepherd to lead you? Kaya sabi po sa verse na binasa natin, He's a Good Shepherd. He will lead you into green pastures beside still and quiet waters. So that's the end of our message po. Under the Shepherd's care. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tayo po tayo right now.